yan. What's up, mga kapaparo drive ko? Diyan, kumusta po ang inyong buong maghapon? Ang inyong buong magdamag? Buong sanglinggo? Buong sangbuwan? Hindi po, narito na naman po tayong muli. At ito po, may panibago po tayong magandang pag-uusapan. Lumalabas po to sa LTO examination. Para po doon sa mga kukuha ng exam, pakinggan niyo po ang aking magiging topic ngayong araw na ito. Pero, baka hindi pa tayo magkaibigan. Ngayon ka lang napadaan sa aking channel na ito. At kung gusto mong maging magkaibigan tayo at nang masubaybayan mo ang aking mga palabas, na nakakatulong naman po talaga ito sa mga driver at lalo na po sa mga bago pa lang na gustong mag-drive. Wala ka pong ibang gagawin, kundi paki-subscribe ang channel ko and i-press mo ang notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko. Huwag mo rin kalimutang i-like and share it to others upang sa gayon malaman po ng mga iba pa na dapat nila itong matutunan. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay ang lumalabas. Isa sa lumalabas ito sa LTO examination, ang tungkol sa rotonda or roundabout. Nababasa nyo ito, sigurado ako. Ang tanong po niyan doon sa LTO examination, sino ang mas may karapatan sa rotonda or roundabout? May mga pagpipilian po doon, yung mga sasakyan, unang-una nakalagay doon, yung mga sasakyan na nasa loob ng rotonda o yung papasok pa lamang ng rotonda. Yun po yung mga ano, yung mga katanungan doon. Kaya panoorin nyo itong maiging video ko dahil baka mag-exam kayo, lalabas at lalabas po ito. Hindi pwedeng hindi ito lalabas. Bilang isang driver, dapat alam mo at inaalam mo kung ano ba ang kahalagahan ng rotonda or roundabout. Na ibig sabihin, bakit may rotonda at sino ang may karapatan sa rotonda or roundabout. Yun ang dapat po nating nalalaman. Marami kasi ang hindi alam. May mga ipapakita po akong mga video sa inyo mamaya, no, na talagang makikita mong hindi niya talaga alam kung paano o ano ang patakaran sa rotonda. Sad to say na hindi po siya nag-exam. Sad to say na wala siyang ibang dinaanan kundi natuto lang siya. Kaya, ayun, poor man's ang dating po niya pagdating po sa pagmamaneho sa kalsada. Although sabihin na natin truck pan dala-dala niya, pero makikita mo sa performance niya, simple lamang po kung iisipin, pero tingnan mo, sablay siya. Nakikita ko po sa inyo. Pero eto ano, hindi po sa pagmamagaling, hindi naman sa disclaimer lang po. Pero sabihin na natin, kasi may alam naman talaga ako sa kalsada eh. May mga alam naman ako sa rules, sa traffic rules and regulations. Kahit papano, dahil dumaan nga po ako ng driving school. So, kaya alam ko po itong mga bagay na ito. So, makikita po ninyo, ipakikita ko sa inyo kung paano ang tamang pagpasok sa rotonda at sino ang dapat na may karapatan po doon. Guys, sa rotonda po, ang may karapatan is yung dumadaan sa rotonda. Yan po ang sagot sa LTO examination kapag inyo pong may nabasa po kayo na sino ang may karapatan sa rotonda. Yung mga dumadaan ba? O yung nasa palibot ng rotonda? O yung papasok pa lamang ng rotonda? So, ang tamang sagot po dyan is yun pong nasa loob ng rotonda. Kung ikaw ay nanggaling po sa labas, maghintay ka po na lumuwag. Huwag kang papasok nang sila ay naandyan, kasi alam mo kung bakit?
Once na masagi ka dyan, talo ka dahil ikaw galing ka ng labas at sila ay nasa loob na. Hindi ko alam bakit parang palagi nagmamadali ang ibang mga driver na pag pumasok sila ng rotonda, hindi po nila magawang tumigil. Pag papasok ka, dapat po titigil ka. May mga rotonda na may mga enforcer. Once na ikaw ay pumasok ng rotonda na nanggaling ka sa labas, huli ka. Huli ka po. Sigurado na yan. No? Kaya po dapat alam po natin itong bagay na ito about doon po sa tinatawag na rotonda or roundabout. Marami po kasi ang hindi nakakaalam yan. So tara, manood tayo at pakikita ko sa inyo yung mga ilang motorista o ilang mga driver na yun nga po, hindi nila magawang masunod ang tamang patakaran sa rotonda. Kaya kumbaga sa ano, dyan madalas ang sagian kasi yung nasa loob ng rotonda, pagkatapos ikaw naman ay papasok kahit pasabihin mong dahan-dahan, no? Eh kung magkamali ka o masagi ka, magrereklamo ka. Pero wala ka dapat ireklamo. Talo ka kasi kung marunong at hindi po syosya nga yung iyong nakasagian doon, pwede kang magbayad pa nga. So, manood tayo sandali. Tara, tingnan natin kung ano ang performance ng mga ibang driver na hindi alam ang kahalagahan ng roundabout or rotonda. Tara! So guys, yan ang tinatawag na rotonda o roundabout. Yan, tawag yan rotonda o roundabout. Yan. So ang ano dyan, kailangan titigil ka muna. Tapos kung sino yung nasa loob, babayaan mo muna. Tsaka ka papasok ngayon. Yan. Tsaka ka papasok. Kasi mas may ang may karapatan dyan, yung mga nasa paligid. Sabi dyan sa exam eh. Ayan o. Katulad yan, mali yan guys. Roundabout to eh. Rotonda to eh. Dapat pinagbigyan niya ako doon kasi rotonda ito. So nakita nyo, diba? Nakita nyo yung ginawa ng isang truck driver. Truck driver pa naman siya, pero hindi niya alam kung paano ang tamang pagpasok sa rotonda. So nakita po ninyo, isa lamang po siyang halimbawa na masasabi natin wala pong disiplina sa kalsada. Pasensya na po kung napapanood mong video ito, wala po akong magagawa dahil yan po ang nakita ko po sa iyo. Talagang pinakita mo na wala ka pong disiplina pagdating po sa kalsada. Pero sana naman po, kung mapapanood mong video kong ito, ay baguhin mo na po yung iyo pong estilong ganun. Na pagdating sa rotonda, kahit na merong nasa loob, ay papasok ka na lang ng basta-basta. So paano? I hope so na may natutunan po kayo sa aking naging topic ngayong araw na ito. Natutunan nyo po kung anong kahalagahan ng rotonda o roundabout sa ating mga motorista. Natutunan po natin kung paano ang tamang pagpasok na hindi ka magkakaroon ng problema. So sana po nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po. At palagi po ako may mga paalala po sa lahat po ng mga motoristang katulad ko, mga driver na kagaya ko. Sana po ay palagi po ninyo itong isa-isip habang po kayo ay nagmamaneho. Huwag po tayong palaging nagmamadali. Dahil imbis na ikaw ay mapadali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ay ingatan palagi. Isipin mo ang iyong pamilyang naghihintay sa iyong pag-uwi. Paano mga kaibigan? Bye-bye. God bless. This is your Papa Rudrive na patuloy pong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga palabas. Hasta la vista, bebe. Mwah. See you on my next vlog.